Kamusta mga pare? So today, magse-set up tayo ng motor. So se-set up natin yun ang yung motor ko ngayon, which is yung Mio. Bali yung motor na yung pang ano eh, pang limang motor ko na yun. Yung unang motor ko is Honda XRM. Then sumunod is Kawasaki Fury. Tapos sumunod Explorer 200. Tapos sumunod doon is Kawasaki Eliminator. Then sumunod doon, which is ito nga yung latest, is yung Mio Soul 125. So set up natin siya ng hindi naman setup na setup, kundi minimal lang kasi napakaraming bawal ngayon. Pwede na! So yung setup na gagawin natin ngayon, sisimplihan lang natin. Alam nyo kung bakit simple lang gagawin natin setup? Tanong nyo sa kanya. Unang-una kasi sa checkpoint, no, ang pinag-iinitan mga motor, diba? Magpalit ka ng tambucho, kahit hindi maingayan, uhulihin ka. Modified, basta modified, hinuhuli kasi nila yun. Pangalawa, kahit sticker, hanap-hanapan ka ng ano, pagka napag-tripal ka talaga ng ano, mga enforcer, usually enforcer yun. Pag napag-tripal ka, hahanapan ka ng butas nun para matikita nga. So, kailangan talaga, kung mag-set up ka ng motor, minimal lang talaga para iwas huli, iwas abala, diba? At iwas sa manloob. Gago! So, bali ito yung mga ano, ilalagay natin yan, yung mga accessories. Konti lang. So, yun yung tsura niya. Lalagyan natin siya rito ng ano, ng extension dito. Then, side mirror, papalitan natin ng mas maliit. Then, itong matting, papalitan din natin kasi ano, wasak na siya. Then, lalagyan natin ng sticker sa ano, sa mugs. Yan. So, bali, unahin natin sa mukha. Dalawang na lang ito eh, dalawang screw lang. So, madali lang ito. Screwdriver lang kailangan natin dito. Baga sana parang ito eh, plug and play. So, bali ito yun. Ang kabilis, tapos na siya. So, ito yung tsura nyo. Very nice! So, sunod natin yung ano, mating siguro. So, may mating na dati ito mga prena. So, ang gagawin lang natin is papalitan natin ng bago kasi sira na nga ako. Madali lang ano, palitan to kasi apat na tornilyo lang naman to eh. So pagkatanggal ano, linisan muna natin para matanggal yung mga debris. Dumi-dumi mo! So after that, lagyan na natin yung bagong matting. Tapos may yan yun eh, may butas. Butasan nyo lang ano, ng screwdriver. Madali namang butasin yan. Yung tornilyo, bago natin ilagay, lagyan muna natin ng langis para iwas kalawang. Pati yung lagay ng tornilyo, lalangasan din natin. So, itornilyo na natin, no?
Bali, apat na tornado lang to, then mas maganda wag sobrang higpit ang ano, ang gawin yung paghigpit kasi may tendency mag-crack to kasi hindi naman siya pure na fiberglass. So mga pre, itong side mirror, isa to sa mga ano, mahalagang safety features ng motor. So kung magpapalit kayo ng side mirror, advice ko lang yung ano, mas maganda. Kasi dito sa stock na side mirror, kung napapansin nyo sa kanang side mirror ko, nilagyan ko siya ng maliit na bilog, yung blind spot. Kasi hindi ko masyadong makita yung nasa likuran. Bali, ano, wag na wag yung i-compromise yung safety nyo para sa ano, para sa setup lang, ano, para gumanda yung motor nyo. Bali, ito yung ipapalit ko mga pero. Kung mapapansin nyo, mas ano siya, mas mahaba kumpara dun sa stock. And ano, itong side mirror na to, galing Japan to, kaya ano, maganda yung quality niya. So yung field of view niya pag nasa likuran, kita mo kumpara dun sa stock pala. Kaya mas maganda siya. Mga pre, kung ano, magpapalit kayo ng side mirror, siguraduhin nyo lang na yung ipapalit yung side mirror, wala siyang grado. Kasi alam ko, bawal sa ito yun yung may grado. So, next natin yung sticker. So, bago natin digitan ng sticker to, dinisin muna natin para yung adhesive yung sticker, kapit na kapit. So, mas maganda, mas malinis yung pagdidigitan mo. So, digitan natin yung sticker. So, ang gagawin ko, correct ako ng didikit kasi medyo sanay na ako magdikit eh. Pero kung hindi kayo sanay magdikit, mas maganda kung gagamitan nyo na ano, sabon na may tubig para hindi agad mailapat yung sticker, then may ayos nyo pa. So, since magtatagulan na rin mga pare, no, sasama na natin sa setup to. So, ano to? Mudguard. So, ilalagay ito doon sa may hulihang gulong para iwas tilamsik sa putik. Hindi ganun kaputik yung, motor natin. So, tamang-tama to ngayong tagulan. Puta brad, ganun kakayaman! Bali, kung mapapansin niyo, lahat ng accessories na nilagay natin sa motor, bali, karamihan, ano, plug and play lang.
Bali ito, ano, tatlong tornilyo rin ang, ano, ang lalagay dito. Then yung tire hugger, may butas na yan. Then, tama natin sa tornilyo ka, pagkakabila. So, sa kabilang side, isang tornilyo. Then sa kabilang side, yan ulit, dalawang tornilyo na. Ito yung ano, dalawang tornilyo sa kabilang side. So, hihigpitan lang natin ito. Then kapag nahigpitan na, try nyo ugayin para malaman nyo kung walang kalog. Saka para malaman nyo kung matibay yung pagkakamit nyo. So, mga pre, ha? Dati ito yung shock na nakakabit sa, ano, sa Mio. Ayan. Wow! Ano yan, semi-lowered. So, oh, maganda siyang tingnan, maporma, kaso lang masyadong matagtag kasi matigas yung shock. So kung semi-lowered kakabit mo tapos malambot yung shock, may tendency na ano, maubos yung tapalodum sa likuran. So binari ko lang sa stock para mas maganda yung play ng shock, hindi masakit sa likod. So, kapag to kasi masyadong matagtag, then kapag may mga humps, no, kailangan mo pang ano, tumigil or magdahan-dahan, baka kasi sumayag yung ano, yung motor. So binalik ko na lang doon sa stock para mas komportable saka hassle free, di ba? So mga pre, alam niyo kung ano sekreto ng magandang motor? Eto. Ang galing! Ang galing! Pre, ang sikreto para maging magandang tingnan yung motor, hindi sa setup na nakikita yan, sa kalinisan ng motor yan. So kahit gaano kaganda yung motor mo, kung marami naman yung motor mo, hindi gaano kagandang tingnan. So hanggang dito lang, then please subscribe on my vlog, then comment down below. Bye bye. So ayun na nga mga pre, no? Naganap na naman yung sumpa. So, laging ganun, diba? Kalimitan, pagkatapos mo maglinis ng motor, paglabas mo, aabutin ka ng ulan. Diba? Kahit ang ganda-ganda ng panahon, paglabas mo,
Basta pagkatapos maglinis, inaabot ka lagi ng ulan.